Napakaganda po ang resulta nito sa akin at huwag po kayong magtaka mga boss kung makukuha nyo yung fastest skill sa inyong lugar. Magandang buhay mga boss! Ang pag-uusapan natin ngayon sa vlog na ito ay tungkol po sa aktual na itsura ng dusting box na aking ginagamit sa aking mga panlaban. Tara! Samahan niyo ako at busisiin natin. Nandito na po tayo mga boss sa ating aktual na itsura at size ng ating dusting box. Ang ginagawa ko po mga boss sa aking mga panlaban ay pinapakubkub ko muna sila dito sa aking dusting mixture bago ko po sila iakyat sa aking keeping stall. Ang size po nito ay 2 feet. 2 feet din po ang lapad, 2 feet din po ang luwang, at 1 foot po ang lalim. Blackboard po ang ginamit ko para po matibay. Hindi po siya maglulundo dito kung sakali man mapuno ng dusting mixture. At saka, sinecure ko lang po ng screw, dalawang screw, sa magkabilang panig. At makikita nyo rin na 2x2 lang po ang ginamit ko. Mapapansin nyo mga boss, nilagyan ko siya ng handle at ang ginamit ko ay yung scrap na kable ng electrical wire. Kaya nilagyan ko po ng handle mga boss kasi just in case tapos na kayong maglaban or tapos na yung fighting season ninyo, pwede na siyang kunin at bubuhatin nyo lang dito at saka dito magkabila. Diretso lang pataas na ganyan at maiwan na yung dusting mixture dyan sa baba as organic fertilizer mga boss. At baka matanong nyo mga boss kung bakit hindi pako ang ginamit ko dito kundi screw. Ang purpose po niyan mga boss, pagkatapos ng fighting season, pag hindi nyo na siya kailangan para hindi na kayo magastusan sa susunod, ay baklasin natin at iligpit lang sa isang sulok ng bubungan o sa isang tabi para pagdating ng susunod na labanan at kailangan nyo na naman si dusting box para sa inyong mental conditioning, asimbulin nyo ulit mga boss dahil ito ay naka-screw naman. Ipakita ko po sa inyo kung paano ang pagliligpit. Ito na po ang itsura ng ating dusting box mga boss na ating nailigpit pag hindi natin kailangan or tapos na tayo maglaban. Para hindi po siya masira, ganyan po ang ating gagawin. Pwede lang natin siyang ilapag sa kung saan bakanting sulok ng ating farm, rueda. Ipwesto nyo pong ganyan sa gilid ng inyong rueda or sa isang sulok. Pwede nyo na pong gawing upuan kung hindi po kayo maselan. Pwede nyo rin pong ilagay sa ganyan, sa isang sulok ng inyong farm, at pwede nyo rin po silang pagpatong-patungin na nakasalansan para po masinop. Anytime na kailangan ninyo, nandyan naman lahat po yung mga screw, kaya po yung sinasabi ko sa inyo na bakit po screw ang aking ginagamit, hindi po pako. Kasi po yung screw, nababaklas nang hindi nadadamage yung ating materyales. Marami pong nabibiling mga ganitong drill. Pwede po kayong bumili po dun sa mga yung hindi po pang heavy duty. Nakailang panalo na kayo sa derby, eh mas maganda po mga boss na mag-invest na rin po kayo ng inyong mga gamit dahil itong drill po na ito at saka screw ay napakahandi po. Mas mabilis pong magtrabaho kaysa dun sa pako. Dahil pag drill at screw ang ginamit ninyo, katulad po nito na ating dusting box ang kakalabasan, pwede nyong baklasin at as is, mailigpit ninyo
ng ganun din. At pagdating ng oras ng inyong pangangailangan, nandyan na naman po si drill at si screw para mabuo nyo ulit ng walang kagalos-galos yung inyong dusting box. Makakapag-condition na naman kayo ng maayos, makakaasa na naman kayo ng inyong mga panlaban ay nasa tamang kaisipan at sakto ang kanilang mental conditioning. Napakaganda po ang resulta nito sa akin at huwag po kayong magtaka mga boss kung makukuha nyo yung fastest kill sa inyong lugar. Sana po makatulong sa inyo ng malaki to at kung may mga katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo mga boss sa comment section at isa-isahin ko pong babasahin at sasagutin sa abot ng aking makakaya at eksperyensya. Hindi po ako eksperto, pero eksperyensyado. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye for now!